Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Millet. Yung tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, matindi to Duterte, sinampulan, Trillanes, matapos sinabi kurakot at sinungaling Duterte, BP Sara. At yung player natin kung lalaman na to. Si Trillanes, dumali na naman. Mukhang mainit na mainit. Hindi ko po alam kung si Trillanes po kung anong tatakbuhan niya sa 2025. Pero ang tagal pong nawala niya sa ere. Isang taon mahigit. Ngayong malapit na po ang eleksyon, nagparamdam na naman. Sa simula pa lang daw po ay si Pangulong Duterte daw po ay sinungaling at kurakot na. Sabi ni Trillanes, basahin ko lang po yung sinabi ni Trillanes. Mura na kagad, pag wala pong talino yung kausap, hindi po natin pwedeng paglaruan. Buray na lang natin. Ito po, Makabayan blocks Castro to file criminal complaint versus ex-president Duterte. Papailan na ni Castro to file. Ang tagal na sinabi, no? Isang linggo na ba? Mag-isang linggo na, no? Wala pa rin pong napapile. Okay. Ito naman po si Trillanes. Ito po naman ang sinabi niya. Simula pa lang bistado na si Duterte na kurakot at sinungaling. Bakit may mga nagugulat pa na kurakot at sinungaling nga siya? Okay. Alam mo, Senator Trillanes, ginagalang pa kita. Senator Trillanes, alam mo, dating senador, ang dami mong sinampang kaso kay Pangulong Duterte. No? Pag-isay na lang natin sila ni Franz Castro. Ang dami mong isinampang kaso kay Pangulong Duterte sa ICC pa. Gumastos ka pa sa ICC. Bakit sa ICC? Malamang iniisip mo, hindi na presidente kasi mahirap magsampa na reklamo. Okay naman, wala namang problema. Ngayon sinasabi mo sa simula pa lang na nakilala mo si Pangulong Duterte, magnanakaw na at sinungaling. O hindi namang kurakot. Kurakot na at sinungaling. Ang tanong ko, huwag mo sabihin hindi ka nagsasampa ng kaso. Ang dami mong sinampang kaso. Ang tanong ko, bakit hindi mo kinasuhan ng pangungurakot? Real talk po tayo. Bakit hindi nyo sinabihan ng pangungurakot? Hindi nyo sinasampahan. Yung nagsabi po na trilyon ang ninakaw ni Pangulong Duterte, bakit hindi nyo po sinasampahan ng kaso? Okay. Si Franz Castro, bakit hindi nyo sinasampahan ng kaso? Kayong Makabayan Black, bakit hindi nyo sinasampahan ng kaso? Ikaw, Shelo Magno, bagong idol ng mga dilawan ng kakamping, bakit wala kang sinasampang kaso? Kahit kanino sa mga Duterte. Kahit wag na kiinday. Alam nyo po ba na lahat ng Duterte ay hindi naman immune? Si Inday lang po ang immune sa kaso. Bakit isa wala kang sinasampa sa mga Duterte na kaso? Alam nyo kung bakit? Once na nagsampa sila ng kaso, endgame na po yun. Bakit endgame? Ibabasura lang eh. Tapos na po yung pagbibintang nila. Bakit? Ibabasura lang ng korte. Pag binasura na ng korte, hindi na nila pwedeng pagbintangan na magnanakaw kasi yung mga Duterte. Sasabihin kasi natin, binasura na ng korte yung isinampan yung kaso ng pagnanakaw. Para po mapaabot nila hanggang 2028, yung kanilang, baka may maniwala, pag inulit-ulit nila na magnanakaw yung mga Duterte, trilyon, hindi na po milyon ha, trilyon ang ninakaw ng mga Duterte sa kaban ng bayan, huwag sila magsampa ng kaso. Kasi matatapos eh. Pag nagsampa ka kasi ng kaso, lalo na, kung ang kasong sinampa mo ay wala namang basehan, kagyat na ibabasura yan. Pag binasura po yan, pag binasura po yung kaso, ano pong mangyari? Basura na, hindi na nila pwedeng sabihin na magnanakaw ang mga Duterte. Bakit? E sasabihin lang ni Badong at ng iba pang mga Duterte supporter, binasura na yung kaso, ano pa ba inaangal nyo? Napatunayan na hindi sila magnanakaw. Yan lang. Kaya natuto na sila sa mga Marcos. Katakot-takot na sinampan nilang kaso, marami doon ay binabasura.
Ang problema po niyan, hindi po tatagal kala Duterte. Bakit po? Wala naman po kasing, wala nga sila masabi na ano yung ninakaw, saan ninakaw, magkano ninakaw, no? Paano ninakaw, saan, kailan nagnakaw, paano ninakaw, no? Yun po ang masarap pag ang sinusuportahan mo ay wala kang dudang hindi magnanakaw. Real talk po. Kaya po ako proud po ako sa mga Duterte. Alam ko po na hindi magnanakaw eh. Ang natatakot po sa mga Duterte, yung mga kritiko na magsampa ng kaso. Kaya sila natatakot na magsampa ng kaso kasi hindi na nila muli mapagbibintangan ang mga Duterte na magnanakaw. Eh gusto nga nila hanggang 2028. Ulit-ulitin nila, magnanakaw, may 125, hindi may paliwanag, magnanakaw. Bakit po wala nang congressman yung nagbabanggit nun? Maski nga tong sila Franz Castro, iba na. Kakasuhan na si Duterte, ibang kaso yung papatayin o bantang papaslangin siya. Pero never po silang nagkaso, never po nilang kakasuhan ng pagnanakaw o corruption o plunder ang mga Duterte. Kasi po, pagkakita pa lang po ng judge, ano plunder dito? Ano pagnanakaw dito? Basura kagad. Ibabandera namin yan sa pagmumukanin nyo. O, binasura yung ikinaso nyo. Kaso nga walang babasura dahil hindi kayo makapagkaso. Real talk po yan. Hinahamon ko po kayo lahat. Kayo po nagsasabi na magnanakaw ang Duterte. Magkaso po kayo. Yan po sabihin nyo sa kanila, pag merong magnanakaw si Duterte, di kasuhan mo. Hindi naman immune yung tao. Eh paano kung kakasuhan pangkaraniwang tao ko? Di udyokan nyo si Trillanes, mahilig magkaso yan. Kinasuhan niya nga sa ICC pa eh. Huwag nyo sabihin walang kakayahan si Trillanes na magkaso. Kaya po, ang aga pong nawalan ng bala ng mga tumitira kay Sara Duterte. Real talk po. Nagbago lang na style si ang mga Duterte. Pumasok lang sa eksena si Tatay Digong, biglang natakot. Balikan po natin, no? Meron ako narinig. Saan ko ba narinig? Ah, doon din. Kay Apollo Kibuloy ko yata narinig. Kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ako member ng Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ako tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Pero narinig ko po sa kanya ganito. Pag yung mga tao nakita po nila na may pondo o confidential fund, pag ikaw ang una mong inisip, ninakaw yan ng tao at hindi talaga ginamit sa Davao. Kasi ganun ang utak mo. Utak magnanakaw ka kasi. Sa valuing yan eh. Tama, di ba? May sense eh. Di ba? Pag ang una mong, kung ang leadership po, ang tingin nyo sa leadership ay pagnanakaw. Kasi magnanakaw yung utak mo, wala ka palang chance na magnakaw. Di ba? Tama eh. Pero pag ikaw po, ang katauhan mo ay punong, hindi ko po inaano yung sarili ko, no? Pero pag ang katauhan mo po ay hindi ka kayang bayaran, hindi ka magiging bayaran. Yan po ang masasabi ko. Kaya ako ganun na lang eh. Sa lahat na nag-ako sa akin, sige, samahan mo ko. O ikaw na mismo mangulekta ng sinasabi mo bayad sa akin. Malakas po loob ko kasi kahit sino po hindi ako pwedeng pagbintangan. Na ako'y binayaran dito sa mga pinagsabi ko. Ganyan po mga Duterte, malakas ang loob nila. Kasi sino po sa mga congressman ang makakapagpakita ng bahay nila? Na kasing simple ng bahay ni Pangulong Duterte. Sino po sa mga existing congressman ang makakapagsabi na simple lang yung bahay namin? Si Pangulong Duterte po, ang lakas ng loob. Eto bahay ko. Mula nung mayor ako, eto na bahay ko.
Hanggang ngayon, natapos ang pagka-presidente ko, wala akong mansyon. Kaya po malalakas ang loob nila eh. Yung mga patayan-patayan, inaamin yan, o may patayan. Dahil gusto namin ang Davao ay... Gusto namin ang Davao ay mapatahimik at mapaunlad. Tignan po ninyo. Ang Davao before, kahit isa po siya sa pinakamalaking land area na city, tignan po ninyo kung ano ang Davao before. Hindi po siya pasok sa top 10. Matapos po panunungkulan ng mga Duterte, nasa top 10. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. No? Ukol nga rito kay Trillanes at sa dati nating Pangulong si Rodrigo Duterte nga, na kung saan ito nga yung nagiging tugon nga umano nito ni Trillanes, no, na tila nga ba talagang sinasaad niya na noong pa nga daw talagang may kurakot na, na talagang kurakot na talagang nagnanakaw na nga sa kaban ng bayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasaad nga ni Trillanes. Na dito nga umano muli na naman daw umano itong bumangon at nabuhay nga. Mga kabalita natin na talagang pagpukol na naman ulit kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagiging tugon ngayon ni Trillanes na eto nga yung sinasabi nga mga kabalita natin na talagang hindi pa rin tinatantanan, no? Eto nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte nito nila Trillanes na kung saan eto nga yung binibintang nila o talagang sinasaad nila na dito nga talagang nagnakaw o may mga kinulimbat o kinuha nga o corruption nga ang ginawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inihahayag nga umano nito ni Trillanes mga kabalita natin na patuloy niya nga yung bira dito nga kaya dati nga Pangulong Rodrigo Duterte nga na dito nga sinasaad ni Kabalitang Badong Aratilis no na kung talagang meron nga daw umano nga mga ninakaw o kinuha ito nga si dati nga Pangulong Rodrigo Duterte but hindi nila kasuhan dahil wala na nga daw umano itong immunity at talagang simpleng nitisin na nga lang umano ito ng bansang Pilipinas at pwedeng-pwede nga daw umano nakasuhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nga. Kung saan talagang ipipwede nila nga gawan ng hakbang at talagang ituluyan nga itong kasuhan. Subalit nga dito natatakot daw umano nakasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun daw ang katapusan na ng kanilang paninira o pagbanat o pagtirada nga dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat nga talagang wala silang ebidensya o wala silang patotohanan na talagang ihaharap nga daw umano sa husgado sa mga ibinibintang nila laban nga rito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nga at ito pa nga yung talagang sinasaad nila Franz Castro na lamang umano ang na kung saan kung mapapansin nyo daw dito yung naging saad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun na lang ang ginawa nga dahilan upang ikaso nga dito nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nga yung tila nga ba yung pagpapatumba sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na lang ang ginawang dahilan upang meron nga daw maikaso laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nga mga kabalita natin. Na kung saan wala talaga silang mapatunayan o wala silang makita nga talagang ninakaw o ginawang korupsyon na nga dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro lang sila na isinasaad na may gantong ninakaw, may korupsyon daw umanong ginawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit nga hindi nila ito makasuhan o madala nga sa husgado yung kanilang ibinibintang o yung kanilang ipinupukol dito nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan yung nagiging style o yung nagiging galaw o talagang hakbang nito nga mga makadilawan nga mga kabalita natin upang talagang tuluyan nga sa mga taong bayan maging marungis at tuluyan nga daw makapanlinlang na may ginawang korupsyon o may mga ninakaw o may mga ginawang tila nga ba hindi tama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga pinapahayag dahil nga ito yung paraan nila na hindi sila magkaso upang patuloy nga nilang mabakbakan at mabanatan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nga at dito nga yung kanilang pagsasampa ng kaso itila nga ba hanggang ngayon sa tagal na nilang sinasabihan daw umano na nagnakaw at may mga korupsyon o kurakot na ginawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nga nila umano makasuhan ito mga kabalita natin. Yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan at kayo kayo na bahala magkomento sa iba ba nang nais yung ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita ito mo lang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.